morning and good afternoon to all you people in our awesome planet. You know, our planet is composed of humanity, and there are many ways of looking at humanity right now. But we have a special guest, and she is awesome in what she does. Plus, there's so many stories that she can share with us. But most of all, it is something about a situation when you think you are not ready because you don't want to discuss it. But because we have a very awesome personality who can explain it and make it understandable and easy to accept, we have none other here than Baby Doc Aliado. And not only that, she's also a sorority sister of mine. You will know why she is here mainly, but we will let her tell her story. Good evening. Hey, good morning in Manila, Baby Doc. Good afternoon already. Yeah, please say hello to your friends who are there and then tell us your story, pero from the ano muna, from the beginning. Okay, from the beginning, since the day I was born. Yes. You know, that's a long story. It's 71 years long. Okay. So, I'm baby. Maria Elisa was my given name, named after my mom. Okay. So I'm the fifth of six children. Mm-hmm. What problem? But now there are only three of us left, no? Three of my siblings died within a period of 5 years. So there are only three of us left. One brother and another sister. All right. Okay. So my life has been, you know, when I was a baby, I was very sickly. I used to be brought to the hospital oftentimes because I had convulsions. Every time I had fever, like when my teeth grew and I had fever, they had to rush me to the hospital because it would lead to convulsions. Ikaw lang, hindi yung mga kapatid mo, ikaw lang. Ako lang. Kaya nga yung eldest sister ko who became a nun, never got married because she was the one who rushed me to the hospital every time. Ano kayo? So, child number two? Si sister? She's the eldest. No, you. Five of six. Oh, okay. I was okay. The youngest. Oo. Oh, so, all right. Okay. Yun. Ang ano nga, sabi nga nung doctor daw, there is a possibility that I will be, you know, mentally deranged or something like that. But mabuti na lang yung other side ang nakuha ko. So, naging bright daw ako. Okay. Okay. Anyway, yun yun. So, from childhood, ganon. And then hanggang high school, pagdating ng college, pumunta ako ng UP. Mm-hmm. Okay. So that opened avenues na expose ako sa the real life, sabi nila, 'di ba? Pag nasa UP ka, doon ka daw ma-expose sa tunay na buhay. Of course. Tapos doon nga ako na-expose din sa sorority. Kaya ako na-expose sa Sigma Delta Phi sorority kasi I'm very fond of music. Okay? And this sorority used to produce musicals. Mm-hmm. Na-expose ako yung summer lang, my first summer there, my sister was very much involved in the production of Bye Bye Birdie. Mm-hmm. So, sinama niya ako. Ako yung parang voice coach. Tinuturuan ko yung mga actors and actresses ng kanilang mga songs and mm-hmm. all. Pagkatapos nun, sa dorm naman, yung mga dorm mates ko, yung mga kabatch ko, kasi after ilang-ilang na first year dorm, lumipat kami ng sister ko sa International Center. Okay. Yung mga kasama ko, nagpunta ng Kamya, Sampaguita, lahat. Naku, gabi-gabi, pinupuntahan ako sa dorm para mag-join ng Sigma Delta because, you know, I didn't want to talaga. Okay. Uh-huh. So, nung nag-join ako ng sorority, nawala yung aking university scholar status. Pero, I gained friends and, you know, okay. I became sociable kasi, di ba, pagka masyado kang ano sa studies mo, wala kang masyadong social life. Mm-hmm. So, ito na-expose ako. Nag-musicals. Would you know, yung guys and dolls, di ba, kayo yung sa, ano, yung reproduction. Yung mm-hmm. first production kasi kami yun eh, batch yeah. namin. Batch mm-hmm. 68. Do you know that I ended up playing the piano for the whole musical? Yeah, talaga. I was playing with the chosen few, sina Boy Camara, Dolly Dance,
si Manalang, Cash Manalang. Sila yung mga kasama ko na nag-ano. So, maganda yon kasi, di ba, we were involved in the production. Sa gabi, kayo yung mga sets, gagawa ng ano, stage crew and all that. Sa araw naman, nagbebenta kayo ng ticket, ng mga sponsors and all. So, all around tayo, di ba? But at that time, okay lang kahit walang tulog, di ba? Kaya-kaya. But now, hindi na pwede. Ang hirap ng bumawi pagka napuyat ka. Okay. What course did you take? What course? BSBA. I really wanted to take up medicine, but my father discouraged me. Sabi niya, masyadong mahaba yung course, hindi ka makakapag-asawa, walang pera sa medicine, and all that. So, when I entered UP, I was AB undecided. Okay. Okay, AB undecided. And then eventually, nag-BSBA ako. Kasi doon daw ang pera. So, okay. I graduated SBA in general. Okay, after graduation, marriage na? No, nag-MBA pa ako. Nag-work muna ako, BOI, PITC. Mm-hmm. And then, yun, nung habang nag-work ako sa BOI, sabay-sabay kami nag-aral ng MBA, yung evening course. Okay, so nakatapos ako niyan. Okay. Mm-hmm. After PITC, yung Trading Corporation, government lahat yan, then that's when I got married. Tawa ako, I had 4 kids in 5 years. Ay, sa durian. Talaga? Bakit, explain mo nga bakit durian? Kasi ang durian is an aphrodisiac. It's a fertility fruit. I come from Davao. So, okay. Laki kami sa durian. Okay. So, durian yung excuse mo para magkaroon ng baby o... Hindi, kasi at that time also, my husband used to travel a lot. So walang chance na mag, you know, na hindi mabuntis. Kasi aalis, tapos mamaya mga anak ako. And then after a while, nagna-nurse pa ako ng baby, dadating na naman. So eto, tuloy-tuloy. Aha, active ha? Okay. And then? Pagkatapos nun, marami akong mga activities, gano'n, nagbi-business. Yun yung lumabas yung entrepreneurship ko, no? Una, nag-form kami ng Ideation Services, which is like a mini advertising company. Yeah. Naging client namin ng Aristocrat dito. Their promotion needs. Yan. Kasama ko yung aking mga kabatch, si Lynette at saka si Reme. Okay? Yeah. So, we were operating na, kasi sideline lang yan eh, habang nagpapalaki ako ng babies, we were doing business. And then, we did La Truffe with you and your sister, no? La Truffe is a handmade chocolates na parang sis candies. Truffles, yeah. Parang truffles, yeah. The first one in the Philippines. Yes. We called it La Truffe Divine Confections, okay? Tumagal din tayo ng mga 10 years kasi after that, I had other partners, nagtayo kami nung Flavors and Spices. I don't know if you heard about that. Wala pa yung Thai restaurant at the time. The original concept was really to sell yung mga ingredients ng Thai cooking. Yes, yes. People wanted to taste, kasi sasabihin namin, ito yung curry, ganitong pagluto and all, ganun-ganun. Sabi nila, mas maganda kung lutuin nyo na para matikman namin. So it developed into a restaurant. Mm-hmm. Yeah, where was the restaurant? Sa Makati, yung Mylong. Okay. Mylong. Yeah. Oh, yes, yes, yes. Anong year yun? 1980s? 90s? 80s siguro, 90s. Uh-huh. Yeah. Partner ko dito si Adlim. She's passing. Uh-huh. So, yeah, she's Adlim was with, ano yung hotel? Anong hotel? Ah, yung in-laws niya. Yung in-laws niya. Anong hotel? Anong hotel? Oh my gosh. Ah! Hindi Shangri-La. Hindi ano. Okay. Maalala natin yan before the day ends. Okay lang yan. Okay. Alright. Okay. So pag- yung food, durian, and then chocolate, and then flavors and spices. And then meron din kaming company Coverdale na management management consultancy. Mm-hmm. Nagte-train kami ng team building, Asian Development Bank, yung mga ganon companies and all that.
So yun yung mga ginagawa ko. Okay? All this time you were married and you were having children and raising them. Yes. Okay. I was a full-time mother. Wala akong yaya. Okay. Full-time breastfeeding din yon. Wow! Very good. Okay. Tapos pala, with my sister, nag-operate kami ng canteen in a building in Makati. Walang patawad. Walang patawad talaga. You know, I was still breastfeeding sa youngest ko. Okay, so my friend was joking. Sabi niya, uy, kumain kayo dito. Masarap ang kape dito. Kasi ang ginagamit breast milk. Ginagamit breast milk. Anyway, yun yung mga ginawa ko. Busy, no? So, after a while, going through the marriage and all, ganun-ganun, nag-suffer yung aking marriage. Okay? Nag-breakdown, ganun. And eventually, humiwalay ako sa husband ko. And then that woke me up, no? Na parang all this time, I'm taking care of other people, my family, my husband, and all that. Parang this one woke me up and said, it's about time that I take care of myself. Go, no? Girl! Yeah. Kaya dun pumasok yung College of Medicine. Okay. Naisip how old were you when you took up medicine? 45 years old, and then wow. I graduated. I became a doctor at age 50. Wow! So, magamit mo yung college course mo, BA? Oo, kasi BS eh. BS pwede. Pero I had to take yung mga anatomy, ganun, yung mga science courses that I didn't have in undergrad. Nag-take ako ng 1 year, okay, na subjects na ganun. So you really like medicine? That's how I really wanted to be a doctor. So parang ito yung childhood dream. Childhood dream. Ang talagang nag-push sa akin dito, yung sister ko na madre, si Sister Letty. Uh-huh. Sabi niya, go for it. Ganun-ganun. So sinuportahan nila ako, mga kapatid ko, ang nag-ano sa akin. Nag-support sa akin. Ganun. Mm-hmm. So eto, sa College of Medicine, ang mga kaklase ko are like half my age. Kaya ang tawag nila sa akin, mommy. Even my teachers called me mommy. Kasi kalahati nga ng age eh. Ganun-ganun. Magandang experience. Ako, seryoso ako. Focus ako. May anak na ako. May family na ako. Focus ako sa pag-aaral ko. Hindi gaya ng mga classmates ko. Naghahanap ng gimmick, naghahanap ng boyfriend, nag-ano, ganun. So, distracted sila. Kaya sila bumabagsak. Ako, wala akong bagsak. Top of the class ka? Hindi naman. Hindi rin ako top of the class. Ano ka ba? 20 years ako out of college. Tapos nag-aaral. Okay. I had difficulty memorizing at lahat, ganun. So, pagka nag-exam kami, ang mga classmates ko nagkakram, tingin-tingin sa notes. Ako naman nagdadasal, novena, St. Joseph Cupertino, kasi yun daw ang patron saint ng mga bumabagsak. Ano, sino, pakiulit? St. Joseph Cupertino. Okay ha, o mga ano ha, mga bagsakero dan, mga trying to, na awesome bagsak. Yes. Joseph Cupertino, okay. So yon. Eventually, dahil hindi ako bumabagsak, yung mga classmates ko, mami, isama mo naman kami sa iyong novena. Sila na yung nakikiusap sa akin na isama sila sa novena. So anyway, enjoy na enjoy ako. Kasi, there were things that I learned, new things that I learned. Tapos may mga skills ka. We started with a cadaver. Anuhin mo yon. Kasi you have to know the parts of the body, yung muscle, yung ano, ganun. At a certain point in time, nagagalit ako. Sabi, nagkino-question ko yung mga teacher ko. I don't understand why we have to learn the muscles, kung saan nanggagaling yung muscles, saan nag-i-insert, what are the nerves that, innervate these muscles, at saka yung mga blood vessels, why do I have to know? And then eventually, nung over the habang nag-aaral ako, doon ko nalaman na you have to know all this kasi kung kunyari naging surgeon ka o operahan mo ang mamaya may naputol kang artery or nerve or patay yung pasyente mo or hindi na makakagalaw yung muscle and all that. So it was only later when I appreciated ng okay. Tapos so you were really talagang medicine talaga, medical, yung doctor talaga. Doctor hindi yung ngipin o mata or hindi, This one is talagang doctor of medicine. Okay. And then, we had a teacher in anatomy. Sis din natin siya.
na nagtuturo. Kasi may mga remedial class siya, no? Ako nag-a-attend ako kasi takot na takot nga ako bumagsak eh. Uh-huh. Tapos sabi niyang ganun, you know, in medicine, wala namang bobo dito eh. Kaya ako yung pumasa sa College of Medicine because you're all bright, sabi niya. But in medicine, there is a technique in studying. Okay. Ngayon, kaya dapat nag-iisip ka, kunyari digestive system. Oh, the moment that you put something in your mouth, yung iyong digestive juices nag-o-ano na, yung enzymes, ganyan. Tapos yung iyong mga, yung iyong digestive tract nag-o-open, na may mga ano dyan, may sphincter na mag-o-open para makadaan yung ano, di ba? Kasi pag nagkamali ka, hindi pwedeng sa pulmonary dadaan yon, magkakaproblema ka. So ganun yon, parang iintindihin mo kung ano yung process. Ganun din visual. Oo, ganun. At saka nakikita mo kung how the system works. Parang panganganak, di ba? When you become pregnant, ganyan, nag-uumpisa ka ng mag-produce ng milk, tapos yung iyong mga, ano, yung iyong opening, ganyan, nag-develop na rin, yung mga ganun. So, dun mo nakikita. Oo, parang cooking. Nakikita mo yung ingredients muna, pagkatapos paano mo ihahalo, paano magkakano, and then hanggang lumabas ang baby, ready ka na mag-breastfeed. Uh-huh. Yung ganun, alam mo, talagang magaling ang Diyos. The way He planned, you know, us, yung paano ang tao mag-work and all. Okay. Naka-program lahat. So finally, you graduated as a doctor. I was studying medicine. Nasa elementary yung mga anak ko. Okay, so we were studying together. Kasi kung hindi ako nag-aaral, lakwatsyera ako. Alam mo yun? Oh, tapos mamaya, nagdadala ako ng brain, nagdadala ako ng pusa, parang yung ginaganon, nakikita nila yon. But you know, none of my children became doctors. Nakita nila yung hirap na dinaanan ko. Okay. You stayed unmarried. You were not married. You just stayed. Nag-separate lang kami. Pero walang formality or anything. Basta I was a single mother at that time. Okay. Wow. Tapos, pagkatapos noon, so syempre after medicine, mag-i-specialize ka. I chose family medicine. Kasi family medicine is yung ating concept ng doctor noong unang panahon. Uh-huh. Diba? Yung one doctor takes care of the whole family. Yes, yes. Ganun yun. So, ganun ang family medicine. Mm-hmm. We take care of the whole family. So, meron kang pedya, meron kang matatanda, meron kang ganun. In fact, in other countries, family medicine is what they call the gating course. Kasi lahat ng mga pasyente, they pass through a fam med doctor. Tapos ang fam med doctor mag-analyze, mag-diagnose and all. And then kung kailangan mo ng specialized doctor, specialist, ganon, ikaw magre-refer. Uh-huh. Kaya dito sa atin, hindi siya nag-work that way. Eh. Kaya yung mga ibang tao dumediretso sa specialista. Yeah. Na common cold lang naman, pupunta sa common cold. Yeah. Tama, that's very important to know. But in US, Europe, and Australia, that's the rule. They call it the primary. Who's your primary? Yes, ganon. Tapos punta sa specialist kung kailangan. So, yun, very interesting. So, iba naman yung aking, ano, yung mga kausap ko. I attend seminars, ganon. You had the clinic. Nag-clinic ako. Pero ang maganda dito, Nancy, alam mo ako, hindi ako traditional eh. I also learned how to do acupuncture. Okay. At saka medicine. Okay. So, I practice what you call integrative medicine. I combine the Western and the Eastern medicine. Okay. Uh-huh. So, kasi hindi ako masyadong nag-aano ng mga chemical na gamot. Ayoko yun eh. For me also, I don't like it. So, if I can offer acupuncture na less invasive, I will do it. Nagbebenta din ako noon, parang ganoon. Okay. So, yun yung practice ko. Okay. All right. When you say practice, you had your clinic. Yeah, I had a clinic. Dito lang sa bahay ko. Okay. Tapos, hindi ako nag-practice sa hospital. Mm-hmm. Okay. Yun lang nung training ko, nag-hospital ako, PGH, and then Fidel Mundo Medical Center. Mm-hmm. Yun yung ano ko.
Pagkatapos noon, the medicine. Pagkatapos noon, na-expose ako sa hospice. All right. So, PGH under training, nag-hospice ako. Okay? Before we go on, I'd like to tell the audience now na, you know, when I was trying to think how can we treat this topic na everybody will say, oh, napakalungkot naman kasi it's what you call end of life kasi hospice. Yeah. And baby doc will explain to us that. Pero we should take now an attitude of getting ready kasi senior na tayo eh. So our parents are more senior than us. Like me, I'm already an orphan. Yeah. But mayroon pang iba siguro yung mga young seniors, they will get to this point. But that's why, audience, I want you now to appreciate that hospice or what baby doc is going to tell us is really very important. Yeah. Thank you. Okay. Okay. First of all, I'd like to differentiate between hospice and palliative care. Dalawa yun eh. Okay. Uh-huh. When you say hospice, parang ang life expectancy na lang ng tao is about 6 months. And there is no more treatment that is needed. Wala nang magawa. Yun yung sasabihin ng doctor, wala na po kaming magawa. Sorry. Yun na yun, no? At so, tapos na yung chemo, yung ano yun, yung chemo, tapos na yun. Yung mga ganon. Wala na yun. Wala nang magagawa yun. So, sasabihin nila, i-ano na natin, lipat na natin sa hospice. Kasi yung hospice, the care continues, pero hindi na aggressive. Alam mo yun? So, okay. Pakakainin ka, you know, they will treat your pain and all that. Tapos, counseling and all. That's where I used my family medicine background. Yes. Kasi sa hospice, imi-meeting mo yung family eh. Uh-huh. No? Tatawagin mo sila. Okay? Ikaw, Nancy, ikaw ang pinakamatanda. Ikaw ang bahala mag-ano sa mga kapatid mo or something like that. Kung ikaw yung pinakamayaman, ikaw yung magbigay ng financial support. Ikaw, wala kang trabaho, you have all the time, ikaw yung mag-aalaga. Yung parang ganon. So, inaano namin yan. Hahanapin namin kung ano yung mga kayang gawin ng members of the family para magtulong sila sa pag-alaga ng patient. Do you follow a living will of the patient kung meron? Oo. Pagka ano, yung living will kasi, di ba, no aggressive measures and all. Sa hospice, wala na yan. Why? Hindi namin ginagawa yan. Hindi kami nag-resuscitate and ganun. Wala na eh. Kasi ma-prepared na kami eh. End of life ka na. We will just help you. Tawag nga nila sa amin, ano kami, midwife of souls. Uh-huh. Kasi parang sinasamahan mo yung patient na to face, the end of life. Parang ganun. Ngayon, versus palliative care. Yung palliative care kasi, meron ka pang chance of treating the patient. Okay? Pero ang ano mo, pain management, pagka nagkabara sa chan, you know, help them move, parang ganon. Tapos, you also give them, kasi quality of life nga ang binibigay mo sa kanila eh. So you give them counseling, spiritual, psychosocial, emotional, ganon. Oo. Okay. Parang helping them tie loose ends. But they don't know, they don't have a end of walang life. Walang tanning. They don't know when they will die. Hindi 6 months. Hindi gaya ng hospice. Ayan, within 6 months yan, sigurado. Anong example ng mga palliative na sickness na kailangan na napipalliative? Kunyari, yung mga chronic illnesses. Kunyari, diabetes, ganyan. Meron. Pulmonary, yung mga malalakas magsigarilyo na hirap na hirap ng huminga at lahat, ganun-ganun. So, puro mga palliative solutions to the problem. Karamihan yan, pain management. Kunyari, yung mga arthritis, yung mga yung ganun, yun yung inaalagaan mo. Okay. Ang sabihin ko lang sa inyo, yung sinabi mo ang ayaw natin pag-usapan, lalo ng mga Pinoy, wag na natin pag-usapan yan. So parang, ang example ko dyan, kami kasi yung volunteer work ko, we used to do work in the slums. Kasi church-based ito eh, Alabang Hospice and Palliative Care. Volunteer doctor ako, ang church ang bahala maggastos para sa mga ambulansya, mga gamot, mga ganon. So slums ang pinupuntahan namin.
alam mo, mas madali silang alagaan kasi very open sila eh kung anong sasabihin ng doctor. In fact, happy-happy ako kasi pag dumating ako, happy-happy sila. Parang, ay, nandito si Doc, parang ganyan. So, it's a good feeling, di ba? Ready to die sila, ganon? Yeah, ready to die. Yung iba, magbebenta ng, yung iba magbebenta ng kung ano-ano para lang makapag-chemo. But you know, they're not, they don't know kasi, they don't know any better. Pag sinabi ng doktor, kailangan mo mag-chemo, kahit wala silang pera, mauutang, mag-ano, gano'n. Kami naman, we tell them the reality of it all. Parang, ano magagawa ng chemo? Di ba? Siguro, paliliitin yung bukol or whatever, gano'n. Pero, hindi ka sigurado, pwede ka rin mamatay. So, parang is it worth the, ano, is it worth the, yung utang that you will leave behind sa mga anak mo? Okay. Parang ganoon, you just tell them the reality of it all at saka practicality, parang ganoon. Hindi nila alam eh kasi doc ganyan. Sabi ko, alam mo ganito 'yon, maraming mga kaso na nagkimo sila pero wala din. I mean, siguro humaba ng isang buwan, dalawang buwan yung buhay, yeah, pero doon ka talaga pupunta, kumbaga. Oo. Yeah. So hindi more of like how do you train what teach the family members how to deal with something like that? Kasi minsan pupunta sila sa dun sa may sakit and then they don't know how to talk to them or ang isang example kunyari na diagnose yung nanay mo na may cancer na ganun. Ano ang reaction ng mga anak? Doktora, wag nating sabihin. Wag nating sabihin sa pasyente na may cancer siya kasi lalo lang mag-worry. Hindi yan totoo. Sa hospice, you have to let the patient know so that the patient can prepare herself or himself. Yeah. Okay? Hindi tama yon na wag sasabihin. Okay? Is there a way of saying it? Like you, I'm sure you have had to say it to some people. Yeah. Alam mo, na-underestimate mo yung pasyente eh. Kasi sila, nararamdaman nila yun eh. Alam nila kung anong mali sa katawan nila. That's true. So parang, you just have to tell them na nanay, yung ginawa nating test, di ba, kinunan kayo ng dugo, in-x-ray kayo at lahat, ganun. Meron pong nakitang bukol, parang ganun. Mm-hmm. So explain mo, dalawang klase po yun, may tinatawag na benign, may tinatawag na malignant, ganun. Mm-hmm. So, naiintindihan niya. Alam mo kung minsan na yung nagugulat yung mga anak kasi yung pala all the while the patient knew. Of course. What she had. Yeah. So parang tuwang-tuwa siya kasi parang napiprepare mo siya. Nanay, gusto mo ng pare. Nanay, gusto mo ng ganon. Tapos yung kakausapin mo, nay, ano pa kinamdam mo? Handa ka na bang mamatay? Meron ka pa bang mga problema? Mga kapatid mo, kaaway mo, hindi mo kinakausap? Parang ganon, pagbabatiin. Ay, nasasabi mo yung word na handa ka na mamatay. Oo. Wow. Alam mo, oo. Tapos mamaya, yung iba, iba-iba din ng kanilang reaction. Yung iba, sabihin nila na, doktora, ayoko pang mamatay kasi may mga maliliit pa akong anak, ganyan-ganyan. So, sabihin ko sa kanila, tutulungan namin kayo para ipagdasal natin yan. Kasi hindi rin naman kami sigurado pag sabi namin 6 months, we're not sure that the patient will go in 6 months. Usually, when they say 6 months, talagang 6 months. Yung iba, yung like cancer of the lungs, ganun. Yung alam mo na kaagad eh. Wala nang gamot eh, wala nang treatment. Uh-huh. Yung mga may kidney problem, nag-renal shutdown, yung mga ganun. So, mga infection, yun yung mga dyan. So parang, tapos tutulungan mo rin sila. You do a lot of counseling na parang, nay, ganito yun eh. Alam mo yun? Oo. So they like being talked to. Kasi yung iba, bayaan mo na matulog, bayaan mo na magpahinga. Ang tagal na ipapahinga niya sa lahat. The patient appreciates it. Alam mo, kwento ko sa iyo, meron akong isang pasyente, nanay, ha? And meron siyang 7-year-old na anak. Okay? Wow. Iyak siya ng iyak. Iyak na iyak kasi inanuhan ng breast cancer, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya ganyan, alam mo,
ang ano dyan, habang may buhay, hindi ka papatay, eh, buhay ka pa, you can still do something. So sabi niya, kasi ho, pag 7 years old nung anak ko, sumulat daw siya ng letter sa kanyang anak, na parang preparing, na wala na siya sa sulatan niya. Tapos pag 18 ho, wala na siya at lahat ng gano'n. Sabi ko sa kanya, kasi baka makalimutan na ho ako ng anak ko pag naging 7 siya or naging 8. Important, yes. Hindi na niya maalala yung nanay niya or something, gano'n. Sabi ko, Nay, hindi ka papatay. Buhay na buhay ka pa, sabi ko. So this is the time to build memories. Okay? Mag-ano kayo, pashel kayo ng anak mo. You take a lot of pictures. Uh-huh. You know, yung maaalala ng anak mo is yung happy times that you had. Ay, nag-swimming kami. Ay, nagpunta kami sa carnival. Ay, ganyan. Alam mo, after that, nag-ano siya, nag-change yung kanyang attitude. Tapos sabi niya, Dora, tama ka. Sabi niya, enjoy na enjoy yung anak ko nung dinala ko siya sa ano, sa swimming, nagpi-picnic kami. Yung parang ganon. Oh, ganon yun. So para bang, ay, mamamatay na yung nanay ko. Parang wala na kaming magawa. Of course not. That's the time na pakita mo sa parents mo o sa nanay mo na may sakit na, uy, happy kami nga bata. Ganon. Hindi kami nag-aaway. Yun lang ang gusto ng ano, eh, mga magulang, di ba? Paano kayo naman ang mga asawa? Ganon din, yung mga asawa. Alam mo, iba-iba ang reaction eh. Yung mga iba, yung mga asawa pa ang mas maalaga kaysa sa dun sa in-law nila. Yung parang ganon. Yung iba naman, hindi pa nga namamatay, nag-aaway-away na tungkol sa property. Oo. Yun. Yeah. So, parang case to case. Yung mga mayayaman, Nancy, mas mahirap silang alagaan. Mas madali yung mga pobre kasi parang okay na sila. Anong magagawa namin? Wala kaming pera pang gastos. Wala kaming ano. Yeah. So we make the most out of it. Meron ako isang pasyente nung dumating ako doon. Anong ginagawa? Nagka-karaoke. Ang ganda. So in-encourage ko. Nice. Sige, kanta ka or something. Pagdating ko doon sa Alabang, sa mga ano subdivision at lahat, ganun-ganun. Pagdating ko doon sa pasyente, tingin ko hindi na magtatagal yung pasyente. Tapos How can you tell? May magaba yung paa or iba na yung kulay? Oo, iba na yung kulay. May mga signs yan eh. Tapos yung paghinga, yung BP, bumababa, yung ano, ganun. Makikita mo eh kasi hindi mo na nakakausap yung pasyente at lahat ganun. Pagpunta mo doon, di syempre, tinitingnan ko, sasabihin ko, ano na lang, we'll just make her comfortable, walang pain, yung parang ganon. Tapos sasabihin ng kamag-anak, Doktora, lagyan mo ng suwero, kasi baka mamatay dahil wala ng pagkain. You know, when you're dying, you don't need food. Hindi mo kailangan eh. Sabi ko, hindi mo niya kailangan, gaganonin mo. Tapos masama ang loob nila, kasi parang pinabayaan, pakakain. Actually, diba? Ang nagsasuffer din yung the ones who are left behind then they yeah feel yung nag-aalaga yung caregiver. The caregiver is the one who suffers because yung parang they feel that they are unable to do anything, helplessness. No, I mean the family, sometimes they are the ones who suffer na nakikit sila yung nasasaktan or nahihirapan. But before I forget, I want to ask this question. Is it true that the hearing is the last? And what yes. is the best thing that we can do knowing that? It's true. It's true that the hearing goes last. So what do you do? You reassure the patient. Mommy, I love you. Mommy, we're okay. Yung parang ganon, we're okay. Tapos pray with the patient together. Ganon, dasal kayo. Oo. Alam mo, meron ako isang pasyente, ang mga anak niya maliliit pa. Okay? She was really dying, no? Sabi ko, mag-rosary tayo, Nay. Mag-rosary kami. So we were praying the rosary. Mm-hmm. And then she took her last breath. Even before we could finish the rosary. Uh-huh. Alam mo, Nancy, sinasabi nila, ang pangit naman yan, specialty mo. Malungkot, blessing, ganyan. Alam mo, ako, feeling ko, it's the closest that I am to God. Parang alam mo, nararamdaman ko na parang may nagsusundo dun sa namamatay. Uh-huh. Parang sinusundo siya. Somebody's welcoming you to ano. Yeah. Kaya pag nakita mo yung last breath niya, na parang ganon, parang feeling ko, ayan na, kinuha na siya ng Diyos. Okay. Parang ganon. Yun yung ano sa akin, reassurance, tapos yung natutulungan mo yung pasyente na instead of
being depressed, happy din sila. Parang looking forward na nga sila eh to meet their creator, parang ganon. Yung last breath ba yon? Conscious pa siya or half ando na? Well, yung mga last ano few breaths niya, conscious pa siya pero hindi na. I mean to say, yung wala nang ano, wala nang consciousness na, you know, nandiyan yung mga kamag-anak na ano ganun-ganon. Pero yun, ano na lang, paano nga ba? Si Sister Letty, yung kapatid ko, yung kanyang last few hours, nasa hospital kami, okay? Mm-hmm. Ayaw niya nang malagay sa ventilator. So, nakalagay lang sa kanya yung CPAP, yung ginagamit nung may app niya, sleep app niya, di ba yung nilalagay? So, hindi ka nilalagyan ng tubo sa bibig mo at lahat, which is very uncomfortable, okay? Tapos, may nilalagay silang gamot eh. Kaya dun sa living will, it's very important that you say, no more aggressive measures. Do not resuscitate. Yung resuscitate, yung pinapapang kapatan. Do not inject yung mga gamot. Kasi yung mga gamot, nagpo-prolong lang. It makes your heart beat sa iyong, sa ECG, meron pang ganun, pero hindi na talaga. It's just a gamot. Oo, dead na. So, sasabihin mo lahat yon. Huwag na mag-inject ng gamot na ganyan. Oo, ayaw na. Just let the patient die. Oo. Yeah. Okay. Tapos, ano pa? Ganon, binibigyan ka ng gamot para tumaas yung BP. Kasi ganon yun eh. Sign ng death, bumababa. Hanggang wala na. 60 over 40, ganyan. Yun yung ano. Naglalagay sila ng gamot na para pataasin yung BP. So, nakitapos na ng isang dose. Eto na naman yung nurse, maglalagay na naman. Sabi ko, para sa akin, para pampataas ng BP. Tumaas ba yung BP nung huling dose? Hindi po. Oh, para ke? Parang ganun. Parang, not only that, yung gastos, di ba? Bawat turo. Yun ang ano mo dyan. Yun ang ano. Meron din isang patient, diabetic naman siya. Nagkaroon siya ng infection, UTI and all, ganun-ganun. So, tinawagan ako nung kamag-anak. Sabing ganun, ate, dinala ho pa sa ICU, dinala sa ICU yung pasyente kasi ano, dialysis, okay? So takbo naman ako sa ospital, nandun siya sa emergency room, ICU. Tapos nung pagdating ko, tinatanggal na yung pang-dialysis kasi bumababa ang BP. Pag bumababa ang BP, hindi ka pwedeng i-dialyze. Okay? So, buti naman, may kaibigan siya, may nagdala ng pari, nakapagdasal pa kami, she was still awake at that time. Yeah. Okay? Tapos nagdatingan na yung mga kamag-anak. So sabi ko, uwi muna ako kasi hindi pa ako naliligo, ganyan-ganyan. So sabi ko, I'm just nearby, call me when you need me. Ganun. Pero nagpakilala ako doon sa doktor. Sabi ko, kamag-anak po ako, I'm a doctor, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Wala pang mga 15 minutes, tumawag ulit yung bantay. Doktora, nire-resuscitate yung patient. Okay? Uh-huh. Parang hirap na huminga at yung heart niya at ano, ganun-ganun. So sabi ko, sige, monitor tayo, sabi ko ganun. Bilangin natin kung gaano katagal sila nag-resuscitate. Kasi hindi ka agad eh. Yung mga iba, nare-resuscitate within a few minutes. Yung iba, after ano. Eh ito, 30 minutes bago naka-recover. Uh-huh. Okay? So, sabi ko ganun, ay nako, sa loob-loob ko lang, wala na yan. Parang brain dead na yan eh, pagka ganun. Uh-huh. Tapos mamaya, tawag na naman yung ano, yung bantay. Doktora, magpapalagay daw ng pacemaker. What? Lalagyan pa ng pacemaker, namamatay na yung pasyente. So tinawagan ko yung resident, kinausap ko. Yeah. Sabi ko, doktora, how long did it take you to resuscitate the patient? Sabi niya, oo nga po eh, pero yun daw ang order nung consultant, yung doctor. Para bang sabi ko, pabayaan nyo na sila, let them be. Sabi ko dun sa bantay, mag-sign kayo ng waiver na hindi kayo magpapalagay ng pacemaker. Yun na, Nancy, in 5 minutes, namatay yung pasyente. Yeah. Kaya nga, okay. So... what could the pacemaker have done? Parang ganun ako eh. Oh. I'm taking the place now while listening to you as a relative. Yes. Kasi yung iba, sasabihin na, sige, gawin mo lahat. Ano yung lahat? Ano yung hindi na dapat na lahat? Hindi nga. Kunyari ikaw. The guilt eh. Yung guilt nila yun eh. Hindi ba? Correct. It's not really so... explain. You have to explain.
Yeah. But you have to explain to the relatives. Palagi kayong nagmi-meeting with the relatives eh. Sasabihin mo, ina-update mo sila. Ganito ho, that your mom took a turn for the worse. Parang ganyan. Parang, paano kung may nag-away? Ah, isa, buhayin. Isa, pabayaan. Ayun na nga. Kaya nga, kailangan mag-decide kayo. Merong isang i-appoint ka na decision maker. Hindi pwedeng lahat decision maker. In the family meeting, you are also going to appoint a decision maker. Meron pang mga ganun, Nancy, na gumawa sila ng living will. Yeah. Do not resuscitate. Pero at that moment kasi na yeah, yung parang malapit ng mamatay, wala na siya sa mental faculties niya. Uh-huh. So, yung anak ang magsasabi, hindi ho, i-overturn niya yung living mm-hmm will. Sabi niya, hindi ho, sige ho, mag-resuscitate kayo at lahat ganun-ganun. Wala nang magawa eh. Oo. Uh-huh. So, eh, kami, yung doctor, susundan namin, but we already told them na hindi ho kailangan. Oo. Para walang sisihan later. Yeah, yun ang masakit. Kasi, patay na yung patient, meron pang away. Yes, maraming kasong ganun, Nancy. Oo. Pero, yun nga. What if the patient is young? Ha? What if the patient is young? It's a very dynamic practice. Very dynamic. Kasi, case to case eh. Case to case, kung ano yung pasyente, kung ano yung family dynamics, kung kumusta ang relasyon nila with the patient. Yung parang ganon. Okay. There's a question. I don't know from whom, pero 96. Bakit some religious people takot sa kamatayan? Parang ang boring ng buhay mo kung di ka mamamatay. Alam mo, Nancy, I had a patient who was a nun. Madre. Alam mo ba, magbataka ka, she had more fears than a regular person. Takot na takot mamatay. Eh, iniisip ng madre, di ba, religious, dasal ng dasal, na para bang ready na siyang mamatay. Hindi, itong madring ito, Diyos ko po, ang daming mga fears, ang daming mga ano. Is it good to play music every time while ano, or yes, kind of music? Ako kasi kung sa akin na, kung ako ha, tandaan nyo, rock and roll ang gusto ko ha. Naalala mo si ano, si ano pangalan niyan? Yung artista, si Roa, Pete Roa. Oh, alam mo ba, nung nasa hospital siya? Asawa ni Boots Anson, no? Oo, asawa ni Boots Anson. Nagka-cancer kasi yun eh. Tapos maraming tao, ganyan-ganyan. Gusto niya party. Send off party para sa kanya. Ganun, may banda, may music niya, rock and roll. Dance. Nasa hospital bed siya o nasa wheelchair? Nasa hospital bed. And then he died. Ganun yung background. Yeah. Ang ganda. Ang ganda ng ano. Merong iba gusto violin. Alam mo, dun sa Sloan Kettering, nag-train kasi ako dun eh for hospice and palliative care. Meron silang music. Merong nag-cello, merong nagba-violin, merong mga gitara, merong ganun. Okay. Is it okay na mag-joke-joke ka? Papatawanin mo yung ano? Yung mamamatay na? Or okay lang. Talaga? Normal. Normal lang. Hindi kayong parang ano, iiyak ka, imbis na ano, magandang send-off. Hindi. Tatay ko, ganun ang ginawa namin. We saw him take his last breath. But before that, nag-joke-joke pa kami with the doctor and ano, yung mga kapatid ko. Ganun yun eh. So para bang nothing to it. Namamatay. Lahat tayo mamamatay. Yeah. Diba? Well, but it's easy for you to say that because you see it every day in your palliative and hospice. Pero it will happen only hopefully once or two times in somebody's parents na hindi sila handa. Kaya that's why it's very important what you're saying. Na preparing the family. Preparing the family for the death. Not just the patient, but the family as a whole. Ipiprepare mo rin sila. So, paano kung bata? End of life for somebody who is very young. Let's say, at the height of prime of their life, 20s or 30 or 25. And wala. How do you tell them? How do you tell them na? Wala. Realistic ano lang. Realistic lang ang approach mo. Na parang, you don't give them false hopes. Na parang,
ba yan? May pag-asa pa or something? Hindi eh. You have to be ano eh, you have to be honest with them. 20-year-old, magtataka ka eh, yung mga anak na 5-3-2 ganyan. Wala silang malay pero nakikita nila namatay na yung nanay nila. Mhm. Oh. Maiintindihan din nila eventually, you know. Yeah. It's got to be sad. Iiyak ka. I'm not telling you not to cry, but you know, it's a reality that you have to accept. May sakit siya eh. Is it okay to show or to be seen crying by the person who is dying when they see or dapat, oy, huwag ka magpakita ng ano kasi, alam mo pwede na. Pwede naman. Pero yun nga, ang importante nga, Nancy, that you reassure the patient. Umiiyak ka na parang, ma, you know, we it's sad for us to say goodbye to you, but you know, we want to let you know that we love you very much. We thank you for taking care of us. Yung parang ganun ba, reassurance? No, I'm saying, ano, yung patient, okay lang. Yung mga relatives nakikita ng patient, nag-iiyakan, parang feeling niya, ayoko pa umalis, gusto ko kasi malungkot pa sila. Paano ba yun? Di ba may ganun? In fact, meron kaming isang kakilala, yung prayer nung nanay, gusto na niya talagang mamatay. Ang pinagdadasal na mabuhay pa. Ayaw na niya eh. Kaya nga. Yeah. Di ba yun ang palaging sinasabi ng pasyente? I want to rest. Yes. Yun ang sinasabi nila eh. Gusto na ko nang mamatay. They mean that. Yes, they mean that. Or are they just trying to comfort the people that they will leave behind? No. Talagang ganun. Pagkahirap ka, Nance, hirap ka huminga, yung hinang-hina ka at lahat, you really want to go and rest. Parang ganun yun. Yeah. So, yung mga ganun, yung mga hysterical, mga ano, ilalayo mo yun. May mga cases na ganun. Ah. Okay lang hysterical. Okay lang yung hibi, ganyan. Basta, you know, it doesn't help kung mag-ano ka dun. Iiyak ang drama. Okay, parang actually instead of me feeling bad or lonely about what you're saying, parang now I have a different point of view na I hope ganyan din yung audience. And we will not really close this topic, but I want to thank you for saying all these things. Now we will go back to you with your photos and your just a last word about hospice. Merong education portion niyan. So, we try our best to educate people. Educate the family, educate the patient, educate everybody around the patient. Na, you know, how to accept, what are the realities of death, you know, end of life, yung mga ganon, what decisions you have to make and all that. Yun yung, ano, yun yung role namin as hospice doctors, na tuturuan mo. Tuturuan mo sila kasi hindi lahat prepared eh. Oh, kakausapin mo sila. Palagi kami nagfa-family meeting. Yung family meeting, pwedeng one-on-one, isa-isang kapatid, or the family as a whole. Ganun yun. How do you go home? Do you go home with a heavy heart after coming from hospice? No. Okay, no. On the contrary, happy ako that I was able to, you know, open their eyes. Tapos yung patient, happy ako na parang napanatag mo yung kanyang loob. Yung ganun. Okay. Ganun yun. That's nice. Yeah, so parang naiba yung attitude. Yes. Kung, and I hope yung mga audience din na they learn now na huwag silang maaawa, huwag din magigilty. Yes. Pero huwag nyo rin namang mamadaliin. Baka naman mamaya. Gusto pa niyang manood ng Netflix. Okay. At saka palaging sinasabi namin, kailangan kayo patient-centered. You know what I mean? Ang pasyente ang aalagaan nyo, hindi kayo. Kasi you want to go there to make you feel better. Para bang ganon, pakakainin mo to make you feel better. But it's not. Does the patient need the food? Yung mga nurses sa hospital, maya't-maya magmo-monitor ng BP, ng ano, pulse rate, etc. ganun. Eh natutulog yung pasyente. Hmm. Diba? Don't bother the patient, let her sleep. Okay. Yung mga ibang pasyente, hindi nakakatulog sa gabi kasi takot sila, wala silang kasama. Yeah. But during the day, doon sila matutulog kasi may bisita, may nagbabantay at lahat, ganun.
Tapos okay, papasok yung nurse, ma, magmo-monitor kami, magmo-monitor kami ng pulse, ng ano, breathing, ganyan, ganyan. No, no, no. Don't do that. Let the patient see. Patient center. Sabay masahi, minamasahe ang katawan, yes, paa, hinahawakan, yes, ng holding hand, ganun-ganun. Okay. Yes. Pwede yun. Basta anything to make the patient comfortable. Not to make you comfortable because yung guilt feeling mo na nandun ka, may mga bibisita. Ba't naman hindi ka nagpabisita? Eh, ayaw ng pasyente. She needs to rest. You go to the hospital because parang gusto mong feel better that you visited a sick person. But you're not helping the patient. Kaya dapat, ang sinasabi ko palagi, pag gusto nyong bumisita sa pasyente, ask permission. Because the patient might not want you to visit. Okay. Patient-centered, always. Look at the needs of the patient, not yours. All right. Maybe that's why you got an award for what you are doing. Because you're, you know, yung attitude mo is, I can say also partly modernized, but more practical and more real and more doable. And more comfortable for the person who is the end of life. Yes. Okay. Dami pa. Kaya nga sabi ko sa iyo, I feel so accomplished. I feel so happy that you know you're able to help people die comfortably, the family to accept it comfortably. Yung mga ganun. Yung joy. And then yung pagdating mo, and then the patient lights up, ay, doktora is here, parang ganun. Yun ang aming mga non-monetary benefits. Oh, may naughty question ako. Let's say may mamamatay. Meron siyang mistress. Tapos yung asawa. Pwede bang i-timing na bisita, magbisita pareho? Or I mean, hindi sabay. How do you let the family not know or know? No, the family has to know. The family has to know. Sabihin mo na, you know, yung girlfriend ng tatay mo, gustong bumisita. Kung ayaw mo bumili, kawawa naman yun. Hindi mo papabisitahin. Gusto mo ba magkaaway-away sila sa hospital? Hindi pwede. Schedule ka ng ganun. Okay. All right. Well, I'm glad I asked that question kasi baka mamaya meron mga ano dyan. Okay, pictures na, pictures. Okay. Ayan, residency ko yan sa PGH. So, family medicine. Ang babata nga ng mga kasama mo. Oo nga eh. Eh, yan mga yan, matanda na nga yan kasi resident na eh, nakagraduate na ng medicine. Aha, okay. Aywan ko kung may picture ako dyan, nakasama ko yung mga classmates ko. Talagang bata. In, pwede kong anak. Ito yung proof natin. Handmade chocolates. Yeah. We were making ube, soft-centered, we tried ube, mango, and we even got to duty-free, di ba? Through your mga business. Patch, yung mga ganun, Rocky Road, yung may marshmallow. Alam mo, favorite yan ng mga anak ko because during summer, nagsa-summer job sila dyan sa factory. Tapos sasabihin nila, pagka daw na-damage, o di itatapo na yun. May na-damage kasi kakainin nila. Until now, they talk about it. Mga funny nila experience. Yeah. That's alright. Ito yung favorite spices. You see the spices, yung mga herbs, mga Yes. Tapos mga canned foods, iba-ibang curry, iba-ibang ingredients. Oh, I remember that. I do remember. That was the original concept. We will just sell ingredients and then teach them how to do Thai cooking. Mm-hmm. Pero yun na nga, nag-request sila, pwede ba? Gusto namin yung sample, kung anong lasa nito, ganyan-ganyan. So we had to convert into a restaurant. Ay, hindi mo pa maalala yung hotel. Super senior moment ka na. When I joined Rotary, yan yung pinakamarami kong nagawang outreach projects, social action, ganon. Kasi service above self. Nung 2005 ako nag-join. And then my first project was, kasi gagamitin mo yung vocation mo eh. Okay? Doctor ako. So my first project was to put up a free clinic in our adopted barangay, which is
Barangay Horseshoe, tapos meron kaming barang adopted community, dalawang slum areas along along Benitez, yung sa may ano, sa may Buddhist temple. Okay. Yun yung aming sineserve. Okay, we serve 500 families. Saan ka nakakita ng free clinic? I invited all my colleagues. Oy, mag-volunteer ka naman, Opta, OB, ear doctor, pati endocrinologist, mga ganon. Nagbo-volunteer sila, libre, walang bayad. Pero mukhang nagsasayaw ka dyan eh. That was my first award. On my first year as a Rotarian, I was awarded Rotarian of the Year. Kasi nga, yun yung project ko. But I got two more. Tatlo lahat yung aking Rotarian of the Year awards. Manila Peninsula, just to let you know. Yun, got it. Sino nagsabi sa'yo? Si Google. Ito yung first award ko, okay. Yung for that, Tapos ito second and third. The first award was there. And then the second was, again, also for hospice. Hindi hospice. I did something, meron kaming feeding program. We were feeding in 30 schools, 30 students for 6 months at lahat, ganon. We were coordinating with Jollibee. Jollibee ang nag-provide ng ano. All right, very good. Tapos yung pangatlo, I got that award because we had a citywide TB screening program. Mm-hmm. We screened lahat ng mga children in the daycare centers. There are 142 barangays in Quezon City. Lahat yan pinuntahan namin. Okay. Kami bumili ng gamot para sa testing. Pag nag-positive, kami rin ng gamot para i-treat sila for 6 months. Okay. Next, please. Si Anton ang nag-ano ng photos. Okay. Hi, Anton. Ito yung Red Cross. This is my other volunteer advocacy. Red Cross naman. Yon. Bloodletting. Tumutulong kami sa mga yung typhoons, earthquakes, yung mga calamities. Okay. Ganun, kami frequently asked question. Ano ba talaga? Binibili ba ang dugo pag kailangan? Or binibili. Ang dugo, libre. Pero meron silang processing fees. Kasi kunyari, ang kailangan mo, ang kinukuha ng namin sa mga tao, whole blood. Okay? Yung mga iba, ang kailangan nila, red blood cell lang. Kailangan i-process yan. May machine yan para ihiwalay mo yung red blood cells lang. Yun yung binabayaran, yung processing fee. Pero yung dugo, hindi. How much? Kaya, I'm sorry to say, yung mga ibang hospitals, they make it a business. Grabe sila mag-charge. Oh, wow. Kaya nami-misinterpret nila, akala nila, binibili nila yung dugo. What about those who need money, they can sell their blood? Dati, Nancy, meron tayong mga blood centers na binabayaran yung mga dugo. But that has been, wala na yan. Matagal na. So, voluntary, donations, bloodletting. Alright, okay. So, we go corporate. May mga kumpanya na nag-sponsor. Lahat ng empleyado nila mag-donate, mga ganon. Okay. Ito naman, we had a caregivers course dati sa Red Cross. Wala na rin yan ngayon. Yung karamihan ng caregivers gusto na mag-abroad. Ayaw na dito sa Pilipinas. They want to earn dollars. But we used to have a 6-month course ng caregivers sa Red Cross. TESDA, accredited. Alright. Next. Ito, I got an award from Soroptimist for community work. Mm-hmm. Okay. Yan. Alright. Ito na, apat! Ito yung apat nung babies pa sila, maliliit pa sila, mababait pa, masunurin. Uh-huh. Ngayon, yung next, yung then. Saan yung... Picture now. Anton, saan yung ibang photos? Hindi pa yata na-load eh. Dami kasi. Hindi. Yan. Tapos na yan, Anton. Next. These were the kids then. I had 3 boys and 1 girl. Mm-hmm. Okay. Tapos, ang next. May follow. Ayan. Yan sila ngayon. Oh! Their own families, lahat na yan. May asawa, except my girl. Walang asawa. Tapos, etong isa, 3 na ang anak. Etong isa, 1 anak. Kaya 4 ang aking
apat ang aking. Yung isa married na pero wala pang anak. Oo nga, mga tisoy. Biro mo, nakita ko yung mga yan, mga ano, mga wala, parang mga akala mo hindi tatanda. Okay. Natatandaan mo yung iyong food styling, Nancy? Sa Jollibee, tapos ibibigay mo sa amin yung spaghetti sauce ng alam na, alam nila yun. Alam nila yun. Hindi nila malimutan. Okay. Next, please, Anton. Yan ang aking mga apo. Akala ko mag-breastfeed ka pa. Diyos ko. Hindi. 2 boys and 2 girls. Yeah. Akala nila kambal, pero hindi. Ang ano ito, 1.5 month ang pagitan. 2 girls. Alright. Next. Oy, ito, surprise party ko nung 60th birthday ko. Wow. Sinurprise ako ng aking anak na babae, si Erica. Uh-huh. Ayun yan. Hollywood ang ano. Ang theme. Okay. Ito naman, nung 70th birthday ko, 2 years ago, virtual na. May pandemic na eh. Yeah. So virtual na. Saya. Alam mo, ginawa ko dyan, Nancy, pinadala ko ng food yung mga friends ko sa mga bahay-bahay. So, pa rin. Pero ito, virtual yung aming Okay. Ito yung last trip ko with my siblings. Kasi nga, nagkakasakit na kami. Na si Malu, kami na lang 3 na iwan, si Malu, ako at saka yung youngest brother namin si Mon. Okay. So we went on a trip to Fatima and Lourdes. Okay. Humihingi kami ng miracle. All right. And then okay. Lourdes. Si Mayat Picache had the same photo she showed when she was interviewed for her awesome life. Oo. Talagang puntahan ng mga ano, sick people. Yeah. Next, please. Marami ba? Ito. Ito yung practice ko. Okay? Okay. Nagpa-pap smear. Ito, mga mother's class. You know, we hold mother's classes para turuan sila. Ano ba? Ito yung mga sakit na mga ano. Ano ba itong mga practices ninyo? Ano pinapakain nyo sa mga anak nyo? Yun. Okay. Next. Yan din. Mga bata naman. Okay. Next, please. Okay. Ang liliit eh. Ito training ng first aid. Sa Red Cross ito. We teach them how to do first aid. Anybody can go for training ng first aid? Yes. We hold them. Kasi sometimes we go to the communities to hold the training. Yeah. Dinadala namin doon. Okay. Kasi ngayon parang merong move to put structure in ano in rescuers. Yes. They need to be paid, they need to be recognized, they need to be trained well. Meron kaming special training for rescuers. Okay, that's good. Kasama yung pati sa yung pag nalulunod, ganun. Okay. Ito naman, this is a feeding program. We supported 30 children for 6 months in Cavite. This was our outreach project on our 50th year. Batch 68 celebrated our golden anniversary. By doing this. Oo. Nag-ano kami. Yan yung mga bata. Nung una, matatamlay, makikita mo. But after 6 months of feeding and all, okay na sila. May katawan na, hindi na buto. May katawan na. Malikot na. Okay. Next. Ito. Ito naman, meron tayong project ngayon ng Sigma Delta Phi Alumni Association. We call it Project Ahon. Nag-adapt tayo ng dalawang areas sa UP. Area 17 and Pook Aguinaldo. Okay. 30 families in each area. So 60 families in all. Isa sa mga tinuturo natin sa kanila kasi we want to feed them. Okay. So, nag-ano tayo ng vegetable garden. Tinuruan natin sila ng vegetable garden. Anong tanim yan? Talong? Oo, iba-iba. May patola, may ano, ganon. Lahat ng gulay. Para hindi na sila bibili. Meron silang kakainin sa bahay. Parang gawain, di ba Chitwan also has that? Na magtanim. Kung may extra harvest sila, pwede nila ibenta. Okay. So, meron pang isa. Ayan, nakalagay SDPAA, Project Ahon, organic vegetables daw. Alright. Ito, nag-harvest ng patola. Ayan, ganda. Ito naman, yun yung visit, farm visit namin sa, ano, kay Chitwan. She has an herb farm.
coffee farm sa Cavite. Nag-ano kasi kami nung pandemic, we created the online bazaar para sa mga sisters na may mga business para magkaroon pa rin sila ng continuing business. Yeah. And this was one of the activities that we had. Okay. Farm visit. Kasi may mga ibang, itong si Chichi encourages us to have a small farm. Ako ngayon, Nancy, ano, meron akong vertical farm dito sa bahay, vegetable farming. That's the way to do it. Yeah, vertical. Yes. Okay, very good. Ito, summer bazaar. Kasi ngayong online bazaar namin was all online. Uh-huh. Nung May, nung nilift na yung mga ano restrictions, we had a face-to-face nung May. Sa Panso, ginawa. So lahat ng wares nila, dinala nila doon. We had fun. At saka nagkaroon kami ng live auction. Uh-huh. Yung mga items na dinonate, tapos binenta namin through. Okay, alright. Nag-bid. Ito naman, ito yung ano ko, since last year, yung mga high school classmates ko, nag-organize kami ng prayer group. Alright. Every day yan ha, hindi once a week, every day. Okay. There are how many? 5, 10, 14, hanggang 16 ang maximum namin. Araw-araw yan, nagpe-pray. Okay. We called ourselves the prayer warriors. Ah, yeah. Maraming ganyan. Hmm. Lana? Well, yeah. Story of my life. We should also mention that Nelia Sancho, who recently just passed away, was also a sorority sister. And were you able to take care of any of your friends in end of life? Hindi yung patient, patient na friends. Did it make any difference to you? Well, syempre iba pag friends, di ba? Kasi ang emotional attachment eh. Yes. Yung difference. But the treatment is the same. Yung isang sinasabi ko sa iyo na namatay, si Jerry Picard, she's also a sis. And she's kinda parang relative na malayong relative, ganon. Siya yon, nagdasal kami, nakapag-ano kami. Ah, you know, parang maganda kasi nakakapag-goodbye ka eh, ng matino. You're able to say goodbye, and then you are able to say things to your friends that you don't usually say to yung ordinary patients. Yun yung difference. Now that we're back in the topic, meron ba talagang yung iba na hindi pa sila mamatay kasi meron pa silang gustong tapusin? Yes. Ano ba yun? They hold on? So that means... Kaya nga, di ba sabi ko sa iyo, we want to tie loose ends. Okay. Kasi yan yung... Na ano? Ano yun? Mind over matter na she's extending her life dahil meron siyang iniisip na gusto niya? No, it's not mind over matter. It's just that yung parang sa tingin niya hindi pa tapos yung kanyang mission or something. Kaya so, nga yun. How will you let her know? Hindi naman na-delay ng matagal. Yung pero parang di ba nagkakwento tayo about our parents ko, like, sasabihin nila, nung binulungan ko si mami na, ma'am, okay na kami lahat. Yun. And then she passed away. Totoo ba yon? Totoo yon. Kaya nga, di ba sabi ko sa iyo, the hearing is the last to go. So what do you want to tell your patient? Reassurance. Yeah. We love you, we thank you, and we are okay. We are okay. You can rest in peace because we are okay. So, nakakarinig din siya ng away kung mayroon nag-aaway dun sa ospital. Oh, I mean, that's the worst. Really? That's the worst. Oo. Makikita mo, tumutulo ang luha. Oh, wow. Yes. That's a sad, talaga, sad part of dying. Naririnig mo nag-aaway yung mga anak mo, yung mga ano mo. Yung mga iba, may mga kaibigan na hindi na sila nag-uusap for a long time. And then she comes to visit and bubulungan ka at sasabihin, okay na ako, patawarin mo ako, or something like that. Palagi reassurance to the dying person. Okay. We have seen the other side of hospice from you at nakasmile ka pa. Kasi isipin mo, Nancy, di ba pinadalhan kita ng recording ko na nagpa-piano at saka kumakanta? Dream! Yun kasi you have to ano your soul also eh. Kailangan mo ring patibayin yung sarili mo. So you have to engage in mga yung spiritually uplifting activities. Ako, sabi, learn something new. I went back to piano. Nag-aaral ako ng piano ngayon virtually.
Good. Tapos itong teacher ko, anak nung classmate ko nung high school, sabi niya, "Tita, di ba mahilig kang kumanta? Why don't we try?" Sabi niya. "Bigyan kita ng pyesa na pwede mong kantahin." Yun. Kaya isa yun sa mga ano ko. I have other ano pieces. Star shining high above. Alam mo, first time ko narinig yan. Oh, yung Mama Sandapapas. Oo, Mama Sandapapas. Question, but before we close talaga, may mga superstition ba na ibang that people do or may iba na families before somebody dies? May mga ganon. But if the family is okay lang. Pinapayagan namin. Ah, you let them. Wala namang mga restrictions. Like, lalagyan ng mangga, dahon sa... Wag lang yung ano. May mga ganon, seremonya eh. Yung mga Chinese, they have certain ano rituals. Like what? Yung nagsisisigaw, nagpe-pray, nag-ano ganyan around the body. Oh. E kaming mga doktor, hindi kami makatawa, hindi kami makaano, nandun lang kami nakikinig kami ganun. Uh-huh. You allow it. You allow everything. Okay. Wag lang yung nakakabasakit sa pasyente. Uh-huh. Diba? All right. Last words and well, do you have a bucket list other than for the living? Let me tell you. I got sick 7 years ago. Okay? It's a spinal problem. I got numb from waist down. So hanggang ngayon, di ako nakakalakad. I had to use a cane and I had to have physical therapy. Okay? So, just recently, I had visitors. Di ba sabi ko sa'yo, umuwi si Malu, my sister, and si B. Monson, also a sorority sister from the US. Okay? Mm-hmm. 12 years ago kasi, nag-drive kami going to Ilocos. Wala pa akong sakit noon. So kami nag-drive, okay? Enjoy kami at lahat. And then at that time, I told B, alam mo ba ngayon, pwede ka nang mag-travel from Luzon to Mindanao by land. Sabi ko, meron na kami tinatawag na Roro. Okay? Mm-hmm. The first thing she tells me, as soon as she arrived here, last September, first part of September, sabi niya, ano, magro-Roro ba tayo? Nancy, nagroro kami from September 13 to 21. Ah? Yung condition, sabi ko nga kay Malu, ano ba ito? Isang bulag, isang bingi, at isang pia. Nagroro kami. Okay. Wow, it's an experience, but I will not recommend it for people who are, you know, old and sick like us. Pero magandang experience. Kasi by land, nag-rent kami ng van by land. Mm-hmm. We traveled from Davao to Bukidnon, from Bukidnon to Dapitan, and then from Dapitan to Dumaguete by ano yon, sasakay kayo. Yung van pa rin sasakay mm-hmm. sa ferry. Mm-hmm. Yon. Tapos pagdating na ng ano hanggang nakarating kami ng Iloilo, nakarating kami ng Rojas City, and then sabi ng brother ko, naawa siya sa amin. Hanggang Boracay na lang kayo. From Katiklan, I will book you tickets to Manila. Nag-aeroplano na kami from Katiklan. Pero it was fun. Fun siya. Yung hindi lang yung, you know, hirap na hirap kami. Maya, gasoline station, pee break. Anyway, this is a very enlightening interview with you, Baby Doc. Yeah. Give us an inspiration. Try to share some inspiring words to the Gen X, even the millennials. Yeah. And the fellow seniors natin. Uh-uh. Alam mo, in life, you don't have to be really very serious. Alam mo yon, yung parang seryoso kang ganito, hindi ka ano. Laughter is needed. Okay? Uh-huh. Ako, I love to sing. Sing your hearts out. I used to love to dance until I got sick. Dance to your heart's content. Ganun yun eh. Have fun. Yun ang secret eh, to a long life. Itong aming prayer group, yung high school classmates ko, after the prayer, we do laughing. Laughing lang. May mag-joke, tapos tawa kami ng tawa. Oh, laughter is the best medicine. Ganun yun. So itong mga bata naman, parang kasi ang dami ng mga gadgets, ang daming mga ano, hindi sila, iba ang kanilang concept of socializing. Yeah. Iba yung kanilang concept of enjoying, parang ganon. So, okay lang. Kanya-kanyang generation yan eh. Ako, when I see them, parang, ay nako, ibang-iba itong mga batang ito. Parang ganon. Mm-hmm. Magpa-party sila, alas 12 na, wala pang tao. Yung pala, they start their parties at 12 midnight and end at 4.
I used to get mad at my kids na parang ang aking curfew midnight. Tapos uuwi alas 4. Ay, ano yan? Oh, yung classmates ko sa medicine ang nagsasabi. Mami, ang party namin nag-uumpisa ng midnight. Sabi ko, ah, ganun ba? Kaya naman pala alas 4 umuwi. Parang ganun. Yeah. Oh. Tapos yun lang, yung like sa trabaho, iba rin ang concept ng mga bata ngayon sa yung attitude nila sa work. Mm-hmm. Yung mga parang nawawala yung people to people kasi masyado silang achievement oriented. Yeah. So sometimes nakakasagasa ng tao, yun ang kulang. To be more conscious about it na it's good to achieve, 'di ba? Why not? It's good to be successful. But, you know, think of the others around you. All right. Okay. Thank you very much for a very awesome... Enjoy this, Nancy. I always watch your episodes. And but you... Kung ako palang ini-interview, iba palang feeling. Get well soon. And our awesome planet always has awesome people like baby dogs. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Maybe birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Do something different. Learn something new during this pandemic. All right. Okay. Thank you, Nancy and Anton. Thank you for enlightening us. Na yung si kamatayan na may dalang ganun, wala na yun. Wala na yun. Embrace him. Embrace life and the next time. God is good. Thank you very much. You are an awesome person. Thank you, Nancy and Anton. Watch